Hello guys, meron tayong gagawin dito guys na isang ano, isang pasyente. Problema niya guys, wala daw power, sabi na may-ari. Kaya lang, masyado siyang disappointed guys dahil wow, isang oras lang daw niya na guys nagamit mula nung nabili niya. Oh my God! So, kahit man sino siguro guys, grabe talagang panggagalaiti ang galit pag ganito ang sitwasyon na bili mong unit. Tapos isang oras mo lang sa mga gamit. Tapos ang problema pa guys, yung resibo na misplaced daw ng may-ari. Hindi daw alam kung saan napunta. Kaya hindi nila na maibalik sa sa binilhan nila. Dahil may warranty pa naman sana. Pinsunit na 18 inches. So ayan, alamin natin kung ano yung dahilan o bakit isang oras lang siya nagamit. So, ito na siya guys, ito yung kanyang model number, LED 1812 ang kanyang model, 18 inches siya guys. So ayan siya, ito yung may-ari guys, oh. Bad trip daw sa guys. Kasi gusto niya manood ng basketball. Bigla lang namatay. Tapos yun pa nga, isang oras pa nga lang siya na ginagamit. Ayun, namatay na lang bigla. Tapos ang masakit pa doon, nawala yung resibo. Kaya, hindi na siya maibalik sa guys, sa supplier. So ayan, titingnan natin, i-testing muna natin. Ito guys, dapat mag-iilaw dito guys pag saksak natin. Dapat mag-i-standby siya. So dahil wala naman siyang main switch, so yung na lang, yung tap switch na yung power switch ang kanyang power on off. Dapat may standby na siya guys pag inayon natin, sinaksak. Ayan, plug in ko muna guys. So ayan, wala siyang standby. So, ayan, buksan natin. Ayan siya guys, oh. Mayroon pa nga siyang warranty seal, ayan. So, ibig sabihin, hindi pa siya na nabubuksan. Tsaka mayroon pa siyang date guys. Ayan. September 23. So, ibig sabihin, last month lang siya nabili guys. Last month lang. Kaso nga lang, na-stuck siya guys. Dahil yung may-ari, nagtrabaho sa ibang lugar. Kaya, hindi niya nabalik na napagawa agad. So, ito na. Buksan natin. So, check muna natin yung power cord guys. Gamit ang ating digital tester. So, isit natin sa sa buzzer mode yung ating range ng tester. Natin kung magbabasa siya. So ayan. So pagka hindi siya tumunog guys, ibig sabihin putol yung power cord. So check natin dito. Yung isang linya muna. Ayun, tumunog naman siya guys. Ibig sabihin okay yung kabilang linya. Kabila. Yun, okay naman. So, walang problema sa guys, sa power cord. Check natin kung may shortage yung secondary tsaka primary. So, malamang wala naman siyang shortage siguro sa guys, sa primary kasi wala, hindi naman putok yung fuse. Hindi naman busted yung fuse. So, dito lang tayo sa guys, secondary, mag-check kung may shortage. So, ganun pa rin guys, at nakasit pa rin tayo sa buzzer mode. So, ayan.
kung mag-basher siya guys, ibig sabihin may shorted. Kung mag-basher siya guys ng tuloy-tuloy. So ayan, ibig sabihin wala naman siyang shorted. So mag-voltage check muna tayo guys pala. So sasaksak natin, tapos i-check natin yung ano, yung secondary niya kung may out. Plug in natin, tapos bridge tayo ng 20 volts na lang sa DC. Kasi expected voltage naman natin dito guys, ano lang, 12 volts lang. So 20 volts, pwede na. Bridge tayo ng 20 volts. So check natin kung may output sa pula. 12.36 guys ang kanyang output. So ibig sabihin guys, walang problema sa power supply. Malamang nandun sa main board yung problema niya. So babalik muna natin to guys na power supply. So ito na guys, sunod natin gagawin guys ay check natin yung main board kung kompleto yung supply. So since okay naman yung power supply natin, so at wala talaga siyang standby, so nandun na tayo magpo-focus sa ano guys, sa main board. Tanggalin muna natin. Kalasan natin yung board. So may napansin ako guys, sunog yung kanyang ano IC. So kalasan muna natin to. Okay, ito sa guys. Ito yung una kong napansin agad guys, oh, sunog. Ayan siya. Ayan. A few moments later. So guys, na-estimate ko na siya at pumayag naman yung may-ari. Papalitan na lang namin ng board. So, ayan, meron naman akong pamalit guys. Ayan, oh. Magkaiba nga lang siya ng model ng board guys, pero pwede na siya. Kung sakali mang mag-iba yung picture at yung mirror niya guys. Yung picture at yung mirror niya. Isi-service mode na lang natin guys. So at least yung mounting niya okay naman, magkaparehas. Ayan siya guys, oh. Hindi na tayo magbabago dun sa board, ayun sa takip. So ayan eh, match naman yung kanyang ano. Tsaka ganun din siya guys, pinsunik din siya. 22 inches nga lang. Ito, ano siya, 18 inches. So ayan, try natin guys. So ayan guys, isi-setup ko muna guys, isakabit ko muna. Tapos mamaya, i-discuss ko na lang guys pagkatapos kong may kabit at matesting. So ipopost ko muna guys. 1 hour later. So, ipag-test ko nung board kanina, hindi siya gumana. So nasubukan ko sa ng mga ilang ganito kasi marami ako ditong stock guys. So buti na lang meron akong ano dito, meron ako dito pinsonic din na ayan, sira yung ano. So guys, meron akong pinsonic dito na sira yung panel kasi basag. Ayan, 24 lang siya guys, 24 inches. Ayan. Ayan siya. Ito na yung board na nakuha ko doon. Ayan. Tapos yung sira, ito. Ito yung sira niya. Tapos, dahil ano guys, dahil hindi siya magka-model, hindi siya magka-singlaki. Kasi ito yung dati niya, 18 inches. Tapos yung nakuha ko doon, 24 inches. So ang ginawa ko guys, pinalit ko na lang yung memory. Ayan guys. Yung memory nito nung sira, inilipat ko dito sa pinalit natin, yung galing sa 24 inches. So parehas naman siya guys, parehas naman siya ng system IC. So guys, oh, napansin niyo ano siya? RUUL-C1 yung dulo. Kabila yan, RUUL-C
Z1 din ang dulo. So magkaparehas lang naman sila ng system IC or yung CPU. So okay lang yun guys, ilipat na lang natin yung memory. So magiging ano na lang siya, magiging 18 inches na rin ito, yung 24 inches na na board. So ayan, na-check ko na siya guys, na-testing na namin na masaksak ko na. So, okay naman na siya guys. Hindi lang talaga gumana yung mga green board o yung mga ganito. Although ano naman siya guys, parehas naman siya ng system IC. Ayan o. Kung napapansin nyo guys, ayan ano rin siya, RUUL din, Z1 ang dulo rin. Pero ang nangyari guys, ano, nagbo-burn mode lang siya. So i-check natin guys, isasalpak ko ito guys para makita nyo. Ayun na siya guys, ang itsura niya. Nagwa-white, tapos nagba-black, tapos meron siyang red, green, blue, white na screen. So yan, ganyan lang siya guys ang itsura niya. Power na natin. Power on. So ayun. So ayun na sa guys, naka display na. Pinsonic pa rin yung kanyang ano logo. Check natin may video o may signal para malagitan natin kung may picture. Kasi baka mamaya wala rin palang picture, useless. Useless yung ating ano, pagod. Galit na yung may-ari. Galit na yung may-ari guys. Ayan o. Iba na yung mukha niya. Ayan. Mamartilyuin ko na lang yan. Mamartilyuin na nga daw eh. Kasi nasar na siya dahil sobrang stress niya na bumili siya ng TV. Kaso nga lang, nagamit isang oras lang. Tapos, yan guys, tos pa siya ngayon guys. Pagawa. Kasi nawala yung resibo. So, ayan, check ano natin sa AB. Easiest. Yun! Sarap sauce! Pinakamasarap, pinakasulit dahil ang Jolly Spaghetti, 50 pesos lang. So, ayan guys. Kung napansin niyo guys, yung may-ari, biglang numiti. Ayan. Biglasang numiti kasi nakita niya yung picture ng TV niya. Ayan. Wala, panis. So yan guys, tapos na yung ating eksperimento. Yan, nakita nyo naman guys yung ngiti ng may-ari. Hila natin napansin. Hila natin napansin kasi nakamask siya. Guys, kung may natutunan kayo sa aking video, ay i-share na lang guys, i-share nyo na lang para makatulong tayo sa iba. Tapos kung hindi ka pa nakapag-subscribe, bahala ka na guys kung gusto mo mag-subscribe o hindi. Wow. So basta yung akin guys, naka-share tayo, naka-share ako ng ano, ng idea o kaalaman sa pagdating sa pag-repair. So ayun, salamat guys sa panonood at God bless.